Matapos ang ilang buwan na training, nakuha ng 38 dating rebelde ang kanilang national certification at mga starter toolkits galing sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa isang graduation ceremony na ginawa sa Mongkayo, 32 dating rebelde ang nagtapos sa Shielded Metal Arc Welding NC1, habang 6 naman sa Animal Swine Production NC2. Kami nag-tulog sa TESDA, training and education is the best solution for lasting peace. Na sila skills, na ikahanas, makakitag trabaho, gitagaan pag na mo sila o ka ng atong ginatawag na starter toolkits, na pagkahuman o training, lagi sila gamit para masugdan, ma-apply ang ilahang mahibalan na pag-trainingan o makapangitan na sila maayong trabaho. Isa sa mga nagtapos sa training ang 23 taong gulang na si Alias Del, na naging miyembro ng New People's Army noong 2014. Dahil sa takot at walang kasiguraduhan sa buhay, nagbalik loob siya sa gobyerno noong Mayo 2018. At kahit isa siyang babae, walang pinakitang kahinaan si Del sa kanyang tinapos na kursong welding. Dako gyud og natabang nag-surrender mi kay gawas nga makuyog na mo amo ang pamilya. Kanang mahatag na pud na mo kung unsa ang ilahang kinahanglan. Basta kanang kursonada lang ka, determinado lang ka nga mo kuan lihok. Na, kaya raman na ning sampa ganit sa bukid na walay igong kapanulingan dire pa kaha. Kumpiyansa rin si Del na magkakaroon siya ng sariling welding shop, lalo na't walang ganitong rigoso sa kanilang lugar. Layo ng mga alok na kurso ng TESDA na matulungan ang mga dating rebelde na makabalik sa kanilang mga komunidad na may bit-bit na kabuhayan. Michael Uy ng Philippine Information Agency, Compostela Valley, para sa Bayan.